Hello, what's up? Guys, good morning. Ngayon, meron na akong gustong i-share sa inyo na isa sa pinaka pwedeng-pwede niyong gawin dito sa mga loft ninyo. Alam ko mga problema nating lahat. And iniisip natin na walang pakinabang, pero malaking pakinabang kapag kaalam natin yung gagawin natin, no? And ayun is yung topic about sa droppings ng ibon or yung ipot ng ating mga kalapati. Ano bang pwede natin gawin dyan para maging useful yan at maging kapaki-pakinabang? And ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede natin gawin. Tawag dito, saan pa natin siya magagamit, no? Bukod sa nililinis na tinatapon lang natin, tapos minsan kapag hindi maganda 'yung pagkaka-dispose, nakakaperwisyo pa sa kapitbahay. Before we proceed, pakita ko muna 'yung mga kalapati natin dito. Ayan. Ganda ng ano, no? Pencil, oh. Wow. Actually, ano lang 'yan, naka-quarantine lang 'yan. Hindi talaga sila 'yung gusto ko pag parisin. Ipapares ko sila sa mga ibon na naririto sa ating loft. Ayan yung mga galing sa pinsan ko na bigay sa atin. And also, ito rin. Dinitingnan ko kung magpapares sila, pero eventually, hindi ko rin sila pa sinasama sa loft. At isa pa, hindi pa sila batcher dito sa atin, no? Kaya hindi pa rin, ano, pwede. And ito na nakapangitlog na yung original natin na pinagpapares dito. Ito yung mga anak nila is nakaano ng training pero hindi ko na ilaban sa derby. Kaya galit na galit, gusto manakit. Yan yung mga itlog. Ah, galit na galit. And kahapon, ito, bagong itlog lang din. Ayan, ang itlog na sila. And hinihintay na lang natin yung pangalawang itlog na lumabas. Ayan. At, ayun, huli. Ito ang pinakayoko nangyayari ngayon kasi magkapatid yung dalawang yan sa ama. And nagpapares sila. And I think magkakaroon tayo dito ng mga stock bird. So tara, simulan na natin yung ating organic soil gamit ang ipot ng ating mga kalapate, no? Ito na yung stock ko ng mga ipot. Medyo nakikita nyo inuud na. And galing ako sa ano kanina, sa bilihan ng coco lumber. Humingi ako ng ano to, libre lang naman to, depende, ewan ko, kasi binigay lang sa akin Filipino-Chinese yung may-ari nung coco lumber. Ito siya. Yan. Tapos nandito yung probiotic na ginawa ko. Ito gagamitin natin siyang aggravator or pang-trigger ng good bacteria para ma-decompose or mabilis na mabulok yung ano, yung pagsasamahin natin mga sangkap. And it will take 40 to 50 days. Actually, nung sinubukan ko siya dati, matagal ng panahon yun, hindi pa ipot ng kalapati ang gamit ko. Ang gamit ko is ipot ng manok. Hindi pa rin ako nagba-vlog that time. After several days na ganon na
nagde-decompose or nabubulok yung mga sangkap, ang nangyayari, amoy ano siya? Amoy ammonia. If familiar kayo sa amoy ng ammonia, parang amoy bakal yun na medyo masakit sa ilong. And after 40 days yun na lumipas, naging ano na siya, naging amoy lupa na talaga siya. Tas akala ko dati kapag brown ng lupa, mataba, hindi pala. Dapat pala ang lupa, para masabi mong mataba ito, kailangan buhaghag, tapos the same time kulay dark, maitim siya at hindi siya putik. No, hindi siya yung sticky, buhaghag talaga siya. Tapos nag-hold siya ng moisture. Ibig sabihin yung lupa, hindi siya madaling matuyot. Kasi yung tubig, ina-absorb niya yung tubig. And isang bagay din, after ng fermentation process ng 40 days, kailangan din kailangan din nating i-sterilize yung lupa kasi anything na ilagay mo doon na buto or halaman or sanga, kinakain siya ng bakterya na nandun sa ano na yan. Kaya kailangan siya i-sterilize. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. I think this will be the longest video na magagawa ko dito sa Pigeon Hobby Tube, no? Gusto ko talagang ipakita sa inyo na hindi lang raising, hindi lang breeding, kundi ano pa yung pwede nating gawin sa ano, sa pag-aalaga natin ng mga kalapati natin. And simulan natin, guys. So yan. Kunin natin tong langgana. Guantes tayo. Yes. Mag-guantes tayo for safety kasi bacteria ang ano natin. Bacteria yung ibibigay natin. And alam niyo ang bacteria, may iba-ibang klase ng bacteria. May mga bakterya na nagkakos ng sakit. May mga bakterya din na nagkakos ng ano, flesh-eating bakterya na tinatawag yung pinakakumakain ng karne. Like, yung alam mo, yung tingang pinakain yung balat. So, kapag ginawa nyo to, guys, kung may mask kayo sa bahay, mag-mask kayo, okay? Kasi, nangungurot na siya ng ilong. May ammonia na talaga siya. Hindi siya kasi sa planggana. So, ang gagawin natin, dito na lang natin sa lapag. Imi-mix. Mix lang natin ng lumpi. Guantes ulit tayo. And unti-unti lang natin lagyan ng ano. Unti-unti yung natin basahin.
So ayun guys, natapos na yung preparation natin, and yung mga following videos guys, it will be a day-to-day update video na iisahin natin para makita ninyo kung ano yung nangyayari dun sa ating ano, sa ating organic fertilizer na ginawa. Ito na siya guys, tinabi ko na dito sa isang sulok. Ayan siya. Okay. Hahayaan natin yan dyan muna. Dito lang muna yan siya. Everyday, iaano natin yan. Ibubuhos natin. Babalik na rin. Tapos i-check natin yung temperature kung tumataas. Kasi sobrang importante na ma-maintain yung temperatura. Kasi, maraming buhay na microorganisms dyan na siya yung ano, siya yung nagko-convert nung mga sangkap into vitamins, minerals, at mas maging pakipakinabang pa para sa mga halaman na itatanim natin gamit yung ano na yan, gamit yung organic fertilizer na yan na mula sa ipot ng ating mga alagang kalapati. No? Sila ulit. Guys, please thank you from Pigeon Habitude by Fancier Love. Well, hi, love. Have a great day. And say hi to my birds.